Most affordable residential lots in Santa Rosa, Laguna, na below 40,000 per square meter. Marami kasi naghahanap sa inyo, no? Na Earl, baka naman meron ka pang mga lote dyan na bungad lang, accessible, andun pa rin sa sentro or sa central business district, sa prime location ng Santa Rosa. Kung halimbawa hindi mo pa masyado pasok sa budget mo yung Nuvali, yung Greenfield, pero you would like to start investing in a residential lot, no? Sa lot only, kung magalupa muna Earl, tsaka ako natataya ng bahay, or gusto kong mag-invest sa lupa, papataasin ko yung value, benta ko ng mas mataas sa future. Meron pa niyan, meron pang below 40k per square meter. And this project is called Laguna Bel Air 4. So for some of you na madalas sa Santa Rosa or taga dito talaga, no, for sure hindi pwedeng hindi nyo yan alam, because ito ang isa sa mga naunang subdivisions here. Malapit lang din siya sa Ayala Malls, no, sa Vista Mall, Nuvali, Greenfield City, and dito talaga friendly. Ito talaga yung nag-o-offer na bukod tangin na developer na nag-o-offer ng payment terms na 4 years to pay, zero interest na down payment. So kaya super gaan. Hindi ko na talaga ito minamarket, no, for so long, because sold out na talaga here. Nagkataon lang, merong mga magagandang lote na na-reopen. So tara, silipin natin isa-isa yung mga ma-recommend kong lote. Ito ay 6 lots para makapili kayo. Join me! So mag-ikot tayo ng community, no, ng Laguna Bel Air 4 para makita nyo anong itsura ng neighborhood, what's the vibe, and how it feels like to live here. No, and makita nyo rin ano ba yung mga na-approved na house design. So dito sa Laguna Bel Air 4, by the way, ito ay located siya dun pa rin sa prime location, no, sa Central Business District ng Santa Rosa City, Laguna. No, kumbaga, ang lapit niya lang sa Nuvali, sa Greenfield, no, may mga na-feature na tayong mga projects dyan before. Pero marami kasing naghahanap ng lote na maganda yung payment terms, magaan, no, at relatively affordable. So, dito kasi sa area, no, ang ibang mga presyo na is mga nasa 40 to 45,000 per square meter. Ngayon, hindi naman kasi lahat ay after the premium. Kumbaga, hindi lahat gusto yung premium, yung luxury. No, meron tayong nasa mid-segment na village na maganda rin naman at nasa prime location ka. So, Laguna Bel Air ang sagot dyan. So, ito ay nag-offer ng mga lots dito nasa 130 to 140 square meters. No, technically, sold out na talaga dito sa buong Laguna Bel Air. Sa buong Laguna Bel Air 1, 2, 3, 4. Sold out na talaga dito. Nagkataon lang, from time to time, may mga nare-reopen na lote. Ibig sabihin nun, yun, may mga nag-back out. No, tapos available na siya ulit sa market. Magkano per square meter dito, Earl? So dito ay nasa 33,000. 33,000 per square meter, VAT inclusive na yun, ha. So sobrang affordable talaga niya, to think na nandun ka sa sentro ng Santa Rosa. So lalabas ka lang na onte, ang lapit mo lang sa Santa Rosa exit, malapit ka lang din sa Calax, no? Malapit ka lang sa Ayala Mall Solenad, Vista Mall, ang dami mo lang ding mga commercial establishments sa pwede puntahan, no? Leisure, no, yung lifestyle mo, andito na lahat. Tapos dito, Laguna Bel Air, ang developer nito ay si Empire East. No, ano siya, parang subsidiary siya ng Mega World. So, tapos, ang maganda sa kanya is that talagang OG na to, parang OG township ang Bel Air. Eh. It's ito sa mga pinakanaonang villages dito. Pero kita naman natin, maganda ang community. Hindi siya napabayaan. Okay, sa malalawak ang kalsada rin. Tapos, buhay naman yung community. At the same time, hindi rin naman crowded. Kasi dahil nga may lot only na in-offer dito, ibig sabihin, hindi naman lahat kasi nagpapatayo ng house, eh. Diba? Iba naman, nagpapataas lang ng value ng lote nila. Kaya, maraming mga bakanting lote. Technically, may may-ari na nun. Pero, kaya hindi siya masikip tignan. Kasi hindi siya puro house and lot. Maranas marami yung lot only dito. Ikot-ikot lang tayo para makita yung mga na-approve na design. So, dito, American architecture. Okay? So, American style. So, you are free to, basta bibili ka ng lote, tapos you are free to design however you want. Ano bang, basta American siya, no? Ayan, maganda yung mga bahay dito sa strip na to. Basta American siya, no? Ikaw bahala, kumuha ng sarili mong contractor, sarili mong architect, no? No, ikaw bahala, basta mag-conform ka lang dun sa American
architecture. Talagang para kang nasa suburbs ng US na pag dito. Kasi ganun yung mga design ng bahay. Kung may makikita man kayo ngayon na pare-parehas na itsura, Earl, akala ko ba ako bahala mag-design sa sarili kong bahay? Kasi dito, nag-offer nga ng house and lot before. So kaya may mga house and lot package, pero ngayon puro lote na lang. And since 130 to 140 square meters ang lots natin here, no, para makita nyo gayong kalaki naman, Earl, ang kasyang bahay sa 130 plus square meters. So this house na behind me is 132 square meters ang lote niya. So again, house and lot yan kasi dito sa Laguna Bel Air, combination ng house and lot only yung in-offer before. Ngayon, sold out na sa house and lot. Mas marami lang talagang lot only dito at puro lot only na lang ino-offer nila. So the reason bakit nag-offer sila ng house and lot before, syempre para magkaroon ng tao, para matauhan at magkaroon ng community agad yung subdivision. So this is lot number 1. It's 144 square meters. So approximately mula dito sa spot na ito, no, hanggang dito. So laharin ko na para mas ma-visualize nyo. Since 144 ito, approximately like 12 meters by 12 meters ang sukat niya. So as you can see, wala ka pang katabi, wala ka pa rin katalikuran. No? Tapos wala rin electrical posts, no? Walang poste dito sa lote na ito. So ito yung pinakamalapit sa gate dun sa mga available na reopen natin dito sa Laguna Bel Air 4. So yan, so ngayon, bigyan natin ng 360 degrees view para makita nyo ano ba yung neighbors, no? Ano ba yung surrounding community na nakapalibot dito sa lote na ito. So para magkaroon kayo ng idea, gano'ng kalaking bahay ba yung kasya sa 144 square meter lot, no? Itong bahay na nandito, syempre medyo subtle lang tayo, syempre may nakatira dyan, no? Yung bahay na yun ay nasa 144 square meter lot, kahilera lang din itong available na lot na ito. So as you can see, malaki yung kabahayan na pwede mong itayo dyan. So here's another 144 square meter lot. This is lot number 2, dun sa mga reopened natin. So ito siya, no? It's also around 12 by 12 meters. So magsisimula siya banda rito, no? Hanggang, lakarin na natin para mas ma-visualize nyo. Hanggang approximately dito banda. So it's also 144 square meters. Maganda yung shape, regular lot. Lahat naman ng na-reopen ay regular. Wala namang mga weird na shape. So again, here's a 360 degree view of the lot. These are lots number 3 and 4. So ito ay magkatabi, no? Adjacent lots. You have the option kung isa lang naman yung kailangan mo at nagustuhan mo talaga itong lote na to, so be it, no? Lot number 1 is approximately from here hanggang dito. So ito ay 132 square meters. Yung katabi niya ay 149. So mula naman dito, sagad hanggang dun sa pader ng existing na house. So hanggang dito siya. So again, itong dalawang taong kinuha mo, nagkataon available pa parehas. So 132 plus 149, that's a total of 281 square meters from that, yung sa may wall, hanggang dito. And here's a 360 degree view again, para makita nyo yung neighboring community ng lots na ito. Now here's lot number 5. So ito naman ay 140 square meters. Regular pa din. And as you can see, no, sa panglima na to, where I'm gonna show you 6 lots, lahat ng to wala siyang poste. So ang amazing, di ba? So itong mga to ay reopen lang talaga. Nagkataon, maganda yung mga available natin. So yung mga reopened lots, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin yung previous buyers nun ay nag-back out sila for some reason, nag-cancel, tinerminate yung contract. Hindi na natin masabi kung ano yung dahilan, pwedeng nawala ng work or hindi na pasok sa budget, nagbago ang plano. But basically, these are available for sale right now, diretso sa developer. Okay, so this one is 140 square meters. So approximately, lalampasan lang natin yung poste ng katapat na bahay mula dito hanggang dito. And kung papansin nyo, iba-iba yung tsura ng...
mga damo, no? Ito, as you can see, nagtitrim naman sila. Nagkataon lang, siguro nauna yung side na to na itrim. So, maganda naman na maintenance ng Laguna Bel Air, no? Kahit matagal na subdivision na to, no, pang-apat na nga tong Bel Air. Laguna Bel Air 4 na siya. Pero maganda naman na maintenance at community. Okay, so again, this is 140 square meters. Now, here's a 360 degree video. Now here is lot number 6, 140 square meters din siya, 140. So mula dito, no, somewhere dito, hanggang dun sa perimeter wall na existing na bahay. So medyo may mga clutter lang sa ngayon, pero don't worry, i-clear up naman yan kapag ito-turn over na yung lote sa inyo. So 140 square meters to, no, regular ano rin siya, lot, wala ring poste. So kung halimbawa man maubusan ka ng reopen na walang poste, ang napunta sa'yo may poste, rest assured maganda pa rin naman yung mga pwesto. Pero itong anim na lote na to ay lahat sila walang electrical posts na katabi. So ngayon, ito naman yung 360 degree view niya. Ano naman yung mga amenities na ma-offer ng Laguna Bel Air para sa lifestyle ng mga residents dito? Kung sakaling tirahan mo siya, magtayo ka ng bahay mo dito, or ibenta mo to sa future, ano yung ma-offer mo dun sa buyer mo? So dito, halos kumpleto talaga yung sports amenities, kaya pwedeng mag-host dito ng sports fest sa totoo lang. No? Meron tayong basketball court, may tennis, badminton, volleyball, may swimming pools, parks and playgrounds, meron din tayong mga open spaces. No, kaya talagang hindi siya crowded, hindi siya congested. Makakahinga ka talaga kasi meron mga designated parks, no, mga mini pocket gardens dun sa loob ng community. So there you have it, guys. Hope you enjoyed this tour of Laguna Bel Air 4. Now let's talk about the price. No, nga, dahil nga ito yung most affordable, so gaano ba ka-affordable yun, Earl? So, dito, nasa 130 to 140 to square meters, right? So, approximately between 4.3 to 4.6 million, may lote ka na sa Santa Rosa. So, ngayon, paano yung payment terms niya? So, unang-una, reservation fee is 25,000. Then, after 1 month, no, 4 years to pay yung down payment mo. So, yung 4 years to pay DP na yun, nahati yun sa tatlong klase. Okay? So, medyo kakaiba lang, guys, yung computation na to. So, kasi nga, magaan siya. So, yung tatlong yun, nahati sa 1. Yung isa ay spot down payment. So, 1 month after ng reservation, magbabayad ka ng 5% outright down payment na sa around 200,000 pesos. Tapos, after 1 month ulit, magsa-start dun yung pangalawa, which is yung monthly down payment. So, ang monthly down payment for 2 years ay 25,000 per month. Tapos, yung next 2 years naman ay 30,000 per month. So, doon nahati yung apat na taon. Tapos, yung pangatlo naman ay yung annual lump sum. So, every anniversary, merong lump sum na babayaran. Mga nasa around 65 to 69,000 pesos lang ito. Magsisimula yun sa first anniversary. Tapos, apat na installments. Ngayon, kung ayaw mo maguluhan, Earl, apat na taon ngayon down payment. So, andam mong time to prepare at you can customize your own payment terms, your computation. So, diba, after the 5% spot or outright down payment, may monthly, may annual. Kung tutusin, pwede mo yung i-combine, divide mo equally by 48. So, ang magiging total nun, nasa 33,000 per month na lang. Yung balance, ngayon, kunyari, tapos ka nga sa down payment, diba? Pwede mo namang i-loan sa bank yung balance mo. So, but you have 48 months, 4 years to pay. So, ibang clients ko, pag ganito yung payment terms, ang strategy nila, it's either ma-zero out na nila yung balance para hindi na kailangang i-loan, or significantly mapababa nila yung balance para hindi na, maliit na lang yung babayaran nila sa bank later on. So, hopefully guys, nag-enjoy kayo, no? So, again, I've shown you the 6, my 6 recommended lots na reopened dito sa Laguna Bel Air 4. So, if you want to learn more about this, and if you want to get a lot, no, habang mura pa, habang meron pang 33,000 per square meter, don't hesitate to contact me on the following platforms. You can call me on my Viber, WhatsApp at 0956-356-2753. And for more tips, for more content, no, you can also follow me on TikTok at The Dynamic Realtor, on Facebook, The Dynamic Realtor, and don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi
laging updated sa mga bagong properties dito sa Santa Rosa, Laguna. Once again, this is Earl, the Dynamic Realtor, showing you premium properties you deserve.